Partidong komunista, hindi na maitago pa ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Kaya naman ang pagsasagawa ng malawakang stimulus package ay pinag-uusapan na. Dahil ang nais mangyari ng Partidong Komunista ay mapataas pa ng 5% ang economic growth nila kasabay sa pagtataas ng 7.2% ng military spending nito, at sa pamamagitan nga ng stimulus package ng kanilang gobyerno ay posibleng mangyari ito. Subalit mangangahulugan ito ng mas malaking utang para sa kanilang gobyerno. Kaya naman ang pag-uusapan natin sa videong ito ay kung papaano maisasalba ng China ang naghihingalong ekonomiya nito kapalit ng napakalaking utang ng kanilang gobyerno. Ano ang magiging epekto nito para sa mamamayan nila at bakit walang takot sa pag-utang ang China? At upang mas maunawaan natin ito, ay babalik tayo sa taong 2007 at 2008 kung saan ito ang panahon na nahaharap ang mundo sa tinatawag na global economic crisis. At sinasabing nagsimula pa ito sa Estados Unidos dahil sa pagpapatupad nito ng tinatawag na subprime mortgage market, kung saan nangangahulugan ito na ang Estados Unidos sa panahong ito ay nag-alok ng malawakang pabahay sa mga tao kahit pa walang katiyakan na makababayad ang lahat ng mga ito dahil sa mas maluwag na mga regulasyon noon upang mas marami pa ang mga mamamayang tumangkilik sa programang ito. Subalit dahil nga ang karamihan ay walang kakayahan na bayaran ng mga mortgage na ito, ay nagdulot ito ng labis na kahirapan sa mga tao at maging sa mga kumpanyang namumuhunan para dito. Kaya naman sa panahong ito ay mabilis bumagsak ang ekonomiya ng Estados Unidos, kung saan ay naapektuhan naman ng China dahil dito. Dahil sa US ibinabagsak ng China ang pinakamalaking bilang ng kanilang mga produkto, at dahil nga sa krisis na ito mula sa US ay binawasan ng US ang mga export nito mula sa China dahil sa lumalalang lagay noon ng kanilang ekonomiya. Kaya naman dahil sa pagkatenga ng malaking produksyon ng China sa panahong ito ay mabilis ring bumagsak ang ekonomiya ng China dahil marami sa mga mamamayan ito ang nawala ng trabaho, kabilang na ang malalaking kumpanya sa bansang ito. At upang isalba ang kanilang ekonomiya sa lumalalang krisis na ito ay nagpatupad ng stimulus package ang kanilang gobyerno, kung saan ay naglabas ito ng malaking pondo sa pamamagitan ng pag-utang sa kanilang mga bangko upang magpagawa ng maraming infrastruktura sa bansa na nagbigay ng maraming trabaho sa mamamayan nito. Sa paraang ito ay unti-unting nabawi ng China ang bumababang ekonomiya nito. At dahil nga ang ekonomiya ng isang bansa ay tinitignan lamang kadalasan sa laki ng GDP nito, ay nakatulong ang stimulus package na ito para sa GDP ng China dahil sa mga panibagong infrastruktura at dami ng trabaho sa mamamayan nila. Subalit hindi ito nangangahulugan na mas naging maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan nila dahil ang stimulus package na ito ay naka-apekto rin ng gusto sa produkto ng mga Chino, kung saan dahil sa ibinaba na ng gobyerno ang mga taxes sa panahong ito ay mas bumaba na rin ang halaga ng kanilang mga produkto. Ibig sabihin, sa kabila ng mas maraming trabaho ay mas lumiit din ang kita ng mga mamamayan ito, kaya't naiahon man ng China ang ekonomiya nila sa panahong ito ay hindi ito nangangahulugan na nagbigay ito ng ginhawa sa mga mamamayan nito. Sa halip, ito ay nagbigay lamang ng magandang GDP result para sa mga komunistang partido. Subalit nag-iwan rin ito ng napakalaking utang para sa kanilang gobyerno, kaya't sa madaling salita ang yaman ng China sa panahong ito ay bunga lamang ng kanilang mga utang sa gobyerno, at hindi katulad sa Estados Unidos na nagiging malaking issue ang labis na pag-utang. Samantala, ang China ay mas may kontrol sa nagsisilbing sentral na bangko nito dahil sa kapangyarihan ng komunistang partido. Kaya't kahit lumobo pa ng lumobo ang utang na ito, ay walang magagawa ang mga pinansyal na institusyon sa bansang ito. Gayunpaman ay napakalaki ng masamang epekto nito para sa ordinaryong mamamayan ng China. Dahil habang lumulobo ang utang nila, ay mas nawawala ng kumpiyansa ang mga foreign investors na mamuhunan sa kanila. Maliban na lang kung ang isang investors ay pipiliing manirahan na lamang sa China. Ang diskarte kasi ng China na mangutang ng sobra sa gobyerno nila ay isang malinaw na dahilan na ang foreign reserves lamang nito ang pinahahalagahan nila. Dahil hanggat mayroong dollars ang bansang ito, ay makabibili ito ng kahit anong produkto saan mang panig ng mundo. Maliban na lamang kung isasanksyon ito ng mga Amerikano. Kaya naman ang pag-utang ng China ay ginagawa lamang nito
sa loob ng kanilang gobyerno at pinaghihigpitan ang paglabas ng dolyar na pumapasok sa bansang ito. Kaya't kung ang isang foreign investor ay mamumuhunan sa bansang ito, ay sa perang Chinese yuan lamang din magiging maluwag ang paggastos nito at limitado ang paglalabas nito ng perang dolyar sa lupaing ito. At dahil mas nagiging malinaw na sa buong mundo ang hindi makataong diskarte nito para sa kanilang partido, ay unti-unti nang nabawasan ng mga foreign investors sa bansang ito na nagdulot ng kawalan ng maraming trabaho para sa mga Chino. Kaya naman ngayon ay muli na namang ika-copy-paste ni Xi Jinping ang discarding ito. Subalit sa laki na ng kasalukuyang utang ng China sa panahong ito, ay mas lalong maghihirap din ang mga mamamayan nito. Dahil habang mas lumulobo ang utang ng China, ay mas mabilis ding nababawasan ang halaga ng mga produkto nila. Kaya't maaaring huminto sa pagnenegosyo ang ilang mamamayan nito at umasa na lamang sa iniaalok na trabaho ng kanilang gobyerno. Ibig sabihin ay posible itong mauwi sa isang pagkakataon kung saan ang mga mamamayan nito ay magsisilbi na lang trabahante ng komunistang partido, habang ang mga negosyong pag-aari naman ng gobyerno na lamang ang makapagpapatuloy sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng paglalabas ng stimulus check ng gobyerno. Kaya't posibleng mawalan na ng pag-asa sa kasalukuyan na umasenso pa ang bawat mamamayan ng China, maliban lamang sa mga miyembro at kapamilya ng Partidong Komunista. At sa sistemang ito, kapag naubos ang foreign reserve ng China dahil sa paghina ng mga dayuhang namumuhunan sa kanila habang nagpapatuloy ang pekang ekonomiya ng China, ay maaari itong matulad sa Sri Lanka, kung saan dahil sa labis na pag-utang nito, kahit pa ang IMF at World Bank ay hindi na kayang pautangin pa ang kanilang gobyerno. At kung tuluyang mababaon ng China sa mga pampublikong utang nila, ay mas magiging epektibo na rin sa panahong ito ang pagsasanksyon sa kanila ng Amerika. Kaya't dapat ngayon pa lang ay inie-invest na ng US at ng ibang mga lahi ang mga negosyo nila sa iba, nang sa ganun kung tuluyang bumagsak ang China ay may pagkukunan pa silang iba kaysa tuluyang makipagkalakalan sa Partidong Komunista na hindi inirerespeto ang international law na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan sa buong mundo.